Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong nakilalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong Ganoon ng Digital sa ngayon, si Capt Sel Baysa. Thank you. Good Monday morning, everyone. Ngayon pong unang araw ng isang bagong linggo. The 24th day of January 2022. How's everybody doing? Ako po si Sel Baysa, and once again, I'm inviting you to join me dito po sa palatuntunang dito sa inyong palatuntunang Digital Patrol. Dito sa lalong pinalakas, lalong pinasiglang Broad Streamcast Communicators. Yan po ang opisyal na platform at channel ng iponing code sa po ng lahat ng mga palatuntunan na bukod tangin niyo pong napapanood dito sa BSC, Broad Streamcast Communicators for sure. Siyempre pa, narito sa aking likuran ang ating mga makakasama till 11 o'clock, the people behind the show, ang aking technical man si Nash, ganoon din si Manita, ang chef ng palatuntunan. So, without much further ado, welcome to your Monday presentation ng inyong palatuntunang Digital Patrol. Good morning to Miss Hugger. And to all the Filipinos, yung ating mga OFWs as well as yung pong mga nasa iba't ibang dako ng ating daigdig who are silent followers ng program, welcome to your Monday show. Well, mga giliw ko mga tagapakinig, atin na pong itaas ang curtain sa ating Monday presentation. At to begin with, narito pong ulat ng DOH o Department of Health kaugnay nitong pandemic, kaugnay nitong COVID-19 or simply coronavirus na naitala ng DOH as of yesterday, Sunday, ganap na alas 4 ng hapon. May mga karagdagang kaso ng COVID-19 ang na-record ng DOH at ito ay nasa bilang na 29,828 na mga bagong kaso. So ating idadagdag yan dito sa bilang ng COVID-19 sa Pilipinas na nag-total sa 3,417,216 cases since the time na nagumpisa ang coronavirus dito sa ating bansa, and that's 2 years ang nakalilipas na po. Ano ho? Alright. Ang mga gumaling naman ay 36,763 cases at ito ay nagdala sa total na bilang na 3,090,164 na mga kasong gumaling. Samantala, itong mga aktibong kaso, yung mga ating mga kababayan sa buong bansang Pilipinas na nakapag-contract pa rin, and up to this time ay ginagamot dito sa COVID-19, na ang total na bilang as of yesterday ay 273,580. At ang mga namatay sa ngayon sa DOH ay 67. At ito'y nagdala sa bilang na 53,000
472. Yan po ang ulat ng DOH hinggil dito po sa COVID-19. First message na tinanggap ng ating palatuntunan ngayon pong umagang ito came all the way from Bulacan, mula sa isa nating regular follower na si Mary Hilma Wong. Ang sabi ni Miss Mary, magandang umaga po, Captain Sel, God bless and guide us. More power, keep safe po. Okay, maraming salamat, Mary. And likewise, the same message to your loved ones dyan sa Bulacan. Beno, sa ating pong mga balita, ho? At ito yung may kinalaman sa coronavirus. Usong-uso talaga ang sipunan, ho. Well, malamig sa madaling araw, ho. At ito man din ang dahilan kung kaya't marami sa ating mga kababayan ang meron pa rin sipon. However, yan po ay isa sa mga nararamdaman ng ating mga kababayan, isa sa mga simptomas nitong Omicron variant. However, I passed that variant already at ako po ay nakapagpahinga rin ng 5 araw. And so with the other members of my family na tinamaan din ng Omicron variant. Beno, sa ating pong mga balita na may kanlaman dito sa COVID-19 sa ating bansa. Magandang balita sapagkat sangayon po sa Okta Research Group, nagda-downward trending na po o downward trajectory ang COVID-19 sa National Capital Region. Ibig sabihin, bumababa na po ang bilang ng kaso ng COVID-19 dito po sa Metro Manila area. But that's nothing to be happy of. Sapagkat sangayon po sa Okta Research at maging ang DOH ay sumasang-ayon na we should not be complacent. Hindi dapat tayo maging kampante kaugnay ng magandang balitang yan. And the more na ating sundin itong health protocol na pinaiiral ng DOH upang sa gayon ay tuluyan ng mawala. Tuluyan ng iiwan tayo nitong Omicron variant. At ang good news, if I may repeat anew, magilog ko mga tagapakinig, ay yung immunity na iiwan nitong Omicron variant sa ating lahat. Because it looks like walang nakaligtas dito sa Omicron variant, kung tuwagin ng mga ating mga lokal na mga health practitioners o mga medical practitioners ay simple, simple, trangkaso. Alright. Pero sangayon sa Okta Research, sa kanila pong obserbasyon, kung nagda-downward ang trajectory ng COVID-19 sa NCR, ito ro po nating kalapit nating mga lalawigan katulad ng Cavite, katulad ng Batangas, ang Rizal, maging ang Laguna, ay tumataas daw po ang kaso ng COVID-19. Kung kaya't ang mga lalawigan na malapit dito po sa border ng National Capital Region ay nasa ilalim nitong high risk category nitong COVID-19. So what else, mga gilog kong mga tagapakinig? Ang Central Luzon, particular ang lalawigan ng Pampanga, and to be specific, ang kanilang lungsod, itong Angeles City, ay nangunguna pa rin dito sa mataas na bilang ng mga lalawigan na may mga mataas na kaso ng COVID-19.
ang Pampanga ang nangunguna dito po sa Central Luzon. Sumusunod ay ang Tarlac, ganun din ang Olongapo City at ang lalawigan ng Bataan. Yan po ang batay sa kanilang pagkakasunod. Ang Pampanga, sangayon sa ulat na tinanggap ng Digital Patrol, ay mayroong mahigit sa 5,000 kaso ng COVID-19. At ang ang Bataan ay mayroong kasong 3,026 cases. Ang Tarlac ay mayroong 116 na mga kaso ng COVID-19. At ang Olongapo City ay mayroong 100 plus na mga kaso itong COVID-19. At yung mga taga Metro Manila area na hindi narinig, yung kanina yung magandang balita, pati po rito sa ulat ng DOH, ay patuloy itong downward trend ng kaso ng COVID-19. Pero hindi po dapat na maging kampante tayong mga taga Metro Manila area ho, hinggil sa balitang yan. Taytay Rizal is watching, coming from a sister. Oh, si Lyde Baysa. Hello, Lyde. Good morning, good morning, good morning. And likewise, good morning to Mark Baysa Baredo. Good morning, Mark. And likewise, good morning to Tammy Juanillo. And of course, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga regulars ng lalawigan ng Rizal, magandang umaga sa inyo pong lahat. Na what else, mga gilog ko mga tagapakinig ho? O ito, simula po ngayong araw na ito, Lunes, January 24, till the end ho, ng Linggo. Incidentally, we have 1 week and 1 day left. 8 days left. At darating na at papasok na ang bagong buwan ng February. So virtually, tayo ay nasa huling linggo ng buwan ng Enero. Although, next Monday, we're expecting another Monday to come, and that would be the end of January. Yan po ang Enero at 31, at ang araw ng Tuesday next week will be the start of February. Okay. Huh? Aba. My apology. I really can't help it. Uso kasi. Dahil andito sa gabi, medyo kainitan. Pero pagdating ng madaling araw, ay lumalamig naman. Ho? Now, ang Paranaque Integrated Exchange o PITX. Ngayong araw na ito ay sisimulan itong kanilang 5-day na libreng vaccination. At nagsimula na ito kaninang alas 8 ng umaga. At ito intended sa lahat ng mga consumers, ganun din ang mga drivers, and most especially sa mga walk-ins na magpapa-booster shots. Oh, let me be clear about that. Oh, yung mga magpapa-booster shots at yung mga magpapabakuna ng kanilang second dose ang maaari pong bigyan ng serbisyo ng mga taga PITX. Kung ikaw ay nagnanais pa booster shot, you can always go there now. Till the later part of the day. Yung mga walk-ins, pwede. Maaari po kayong makatanggap ng booster at ganoon din itong second dose.
From Nueva Ecija, sabi ni Conrado Brutonel, magandang umaga Kuya Sel, ingat po palagi, God bless. Maraming maraming salamat, Rading Brutonel, ng Nueva Ecija, and of course, sa lahat ng iyong mga loved ones at yung mga kapitbahay. Kamusta ang pagtatanim ng palay sa iyong bukirin? Rading, wala namang problema palagay ko, ano ha? Okay, thank you very much sa lahat ng mga taga Nueva Ecija. Magandang umaga po sa inyo. This time, from Nueva Ecija, rito sa ating bansa, isa sa mga rice granaries ng Pilipinas, dumako tayo sa Dallas, Texas, USA. Umabati ang another sister, si Presi Estrada. Ang bati ni Presi, good morning Manong Sel, Dallas, Texas is watching. Maraming salamat Presi, and regards to your family, and most especially to your husband, Harry Estrada. At sa lahat ng ating mga kababayan, dyan sa Dallas, Texas, USA. Good morning ng Sunday, no? Palagay ko afternoon ngayon ng Sunday sa kanila sa Dallas, Texas. Okay. Sabi ni Rading Brutonel, ilang buwan na lang kita. Ayun, sabi niya. Ilang buwan na lang, Kuya Sel, aani na uli. Ayun, yan. And of course, kikita at least. Beno sa ating mga taga Department of Agriculture, ang mga taga NFA, sana naman ay medyo tumaas naman ang inyong pagbili ng halaga ng palay para namang tulong sa ating mga kababayang mga farmers at yung mga may-ari ng mga pataniman dyan sa pinakamalaking rice granary ng ating bansa, ang Nueva Ecija. Bueno, ang oras may ganap ng alas 10:05 ng umaga at welcome sa second hour of your show. Mga gulong mga tagapakinig, ang Digital Patrol. Oh, Harry Estrada, oh, yung better half ni Presi, isa po siyang very dependable na Filipino nurse dyan po sa Estados Unidos. Oh. Siya pala'y nanonood ng ating palatuntunan. Good morning to Harry. At ang oras sa Dallas, Texas in USA, ho, para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ganap ng alas 8:10 ng gabi. Ayun, alas 8:10 na pala ng gabi. So I presume tapos na mag-dinner itong Estrada family. Eh? Okay, so how's the weather out there? Dito sa Pilipinas, kapag medyo madaling araw na, eh may kalamigan. Kaya medyo marami ang may sipon dito sa Pilipinas. So what else? Oh, yung mga balita. Agilo ko mga tagapakinig na may kinalaman sa COVID-19. Si Yusek Mirna Kabutahe ng DOH ay nagpahayag sa palutuntunan na kanila nang ilulunsad itong part 2 ng res bakuna. Itong res bakuna ay itong pagtap o pagharness ng DOH sa mga drug stores na kung saan ay maaring magtungo rin yung ating mga kababayan upang magpabakuna. Unang naipahayag ng DOH itong tagumpay ng res bakuna part 1 na ginawa sa ilang mga branches ng generica drug stores. Kumuwela, magagulo ko mga tagapakinig, itong kanilang res bakuna part 1. Kaya as a result of this, ay kanilang ilulunsad itong part 2 na kung saan ay kanilang daragdagan
itong mga drug stores na magiging venue o lugar ng rest bakuna. Kung saan maaaring magtungo yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung hindi pa mga bakunado. Pero alam nyo, marami sa ating mga kababayan ang natuwa ng ibalita ng Digital Patrol na finally, kinukonsider itong tinatawag na bahay-bahay bakuna. Palagay ko dapat na sigurong i-implement na yan, i-adopt na yan, yung bahay-bahay bakuna. Sapagkat alam nyo, marami sa ating mga kababayan, ang up to now, nahihintakutan lumabas ng kanilang mga bahay simply because dito pong, kanilang kinakatakutan na pagkakahawa dito sa tinatawag na highly transmissible na Omicron variant. Kaya naman, ang kanilang tuwa ng ating ebalita sa through the program, itong kinukonsider na ng ating pamahalaan, itong house-to-house vaccination. Hindi nyo na kailangan mag-harness ng mga drugstores to be the venue. O, sapagkat yung ating mga senior citizens na nahihirapan maglakad, yung mga senior citizens na may kalayuan, yung kanilang mga pupuntahang mga venue ng vaccination, of course, hindi ho pupunta yung mga yan. Nahihirapan ho sila. Ha? Kaya naman, sa pamamagitan ng ating mga barangay, binalita ito ng DILG na kanilang gagamitin itong mga barangays. Gamitin nyo na itong mga barangays. Ha? Huwag nyo lang gamitin dito sa tinatawag na pagkakaloob ng cash. Sapagkat nagkakaroon na itong tinatawag na problema eh. Gamitin nyo sa ibang mga magagandang proyekto katulad nitong pagtuturok ng bakuna, bahay-bahay basis. Marami dyan. Ba't hindi kayo magsagawa? Yung mga barangay, may utos sa inyo si Mayor Digong. Alamin ninyo kung sino-sino sa inyong mga barangay ang hindi pa mga bakunado. Ha? Imbes na naka-standby lang kayo dyan sa inyong mga barangay hall, nakanganga. Huwag nyo na hintayin magkaroon ng financial help na kayo magbibigay uli. Ha? Isipin ninyo kung paano kayo makatutulong doon sa inyong mga constituents na hindi pa bakunado. Ha? Matutuwa si Digong kapag nalaman na ganyan ang inyong inaasal. Hindi na kailangang utusan, may kusa. Okay, congratulations sa pamunuan ng Quezon City kay Mayora Joy Belmonte. Bakit? May apat na barangay sa Quezon City ang nakapagtala ng pinakamababa na bilang ng mga nakapag-contract nitong COVID-19 out of the 142 barangays. Congratulations! Aba, magandang balita ito sapagkat dati ho, lahat ng 142 barangays ng Quezon City, nako, talaga namang napakatataas ng kanilang bilang noong mga nagkaka-COVID-19. Ngayon, ang barangays 1, 2, at 4 sa Iscopa, Quezon City, ang baba ng kanila pong bilang ng nagkaka-COVID-19. Congratulations again. At ang isa ay sa unang o sa barangay unang sigaw naman. At ang magandang balita, 96.3% ang gumagaling, patuloy na gumagaling dyan po sa Quezon City. Yan.
Napakagandang balita niyan. Ha? At medyo bigyan natin ng ngiti sa kanyang bibig si Nurse Harry Estrada. Tubong Puso Rubio, Pangasinan, si Nurse Harry ho. At alam nyo, ang kanyang concern ay sa kanyang lalawigan. May mga pagkakataon na nagtatanong si Harry kung ano ang lagay ng Pangasinan. No? Malayo sa Pangasinan, pero ang kanyang puso at isipan ay nasa Pangasinan. Wala kayang balak tumakbo sa politika itong si Harry pag halimbawa ay umuwi. Ha? At tuluyang, magretiro sa kanyang lalawigang Pangasinan. Malay natin, ho. By the way, mula kay Tinkelpop, good morning, Pards. Bakit yung mga opisyal na mga barangay di pa rin nabakunahan? At yung iba pang mga official na matataas na sa posisyon, di pa rin bakunado. Marisepo, huwag kang maingay. Tinkelpop, baka tinatago nila yan. Ha? Yung mga official ng barangay, hindi bakunado. Kasama na yung mga nasa matataas na posisyon ng ating pamahalaan. Coming from Tinkelpop. Yan, ha? Mula sa Montreal, Canada, good morning, Manong. Ang bati ni Norma Uma Baysa's Whale. Good morning, Uma. Likewise, good morning to your husband, Ken, and children. And of course, to all the watchers and followers ng program dyan sa Montreal, Canada. Okay, balitang Pangasinan. Balik sa normal na operasyon ang medical technologies o yung mga medtech at mga laboratory workers na nagpahinga nang sila'y mahawaan nitong Omicron variant o itong trangkaso. At karamihan sa kanila ay yung mga nakatalaga sa Pangasinan Molecular Laboratory. Ngayon, nagbalik na sa normal na operasyon, mga gilog kong mga tagapakinig, kung kaya't normal na rin ang kanilang ginagawang pagtitest sa iba't ibang mga specimen na may kinalaman dito sa COVID-19. Back to their respective jobs, itong mga medtechs dyan sa molecular laboratory. Isang napakalaking molecular laboratory ang matatagpuan dyan sa Pangasinan, particular sa Pangasinan General Hospital. Now, what else is new? Maganda rin itong mga paggaling ng ating mga kababayan dyan sa Pangasinan at ang mga provincial officials, particular itong mga health officials ng lalawigan ng Pangasinan are doing their duties very well. Kung kaya naman patuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Pangasinan compared to the past weeks. So, go ahead with your good work sa mga taga DOH o mga taga Department of Health na nakatalaga sa lalawigan ng Pangasinan. Okay, nakasunog. Nagkaroon na naman pala ng sunog, mga ginoo kong mga tagapakinig. Ingat kayo. Maski hindi pa summer season, kung umuulan nga, merong sunog. Ingat po tayo. Nagkaroon daw ng sunog dyan sa multinational village at nasunog ang isang dalawang palapag na bahay. Ito po ay sa may Paranaque City. Nagsimula alas 8 ng gabi at ito naman ay naapula ng alas 11 ng gabi. At ang nasunog ay ang unang palapag ng dalawang storing bahay dyan sa multinational village.
na pag-aari ni Evelyn Chong. Yan po ang balita na ating tinanggap. Bueno, sa ating mga kababayan, uulitin ko, at ito po ay quoting itong ating mga local fire officials. Walang pinakamaganda kung hindi meron kang fire extinguisher sa inyong mga bahay. At alam nyo, yan ang konting negosyo itong si Nash. Fire extinguisher. Eh hindi man kayo humihingi, hindi man kayo nagtatanong, eh meron na kagad discount. Discounted. Ang halaga ng kanyang binibenta na fire extinguisher. Alam niyo kung ano ang code? Sabihin niyo lang na kayo ay viewer, listener ng Digital Patrol at lahat ng mga palatuntunan ng BSC o automatic. May discount, karagdagang discount yan. Ha? Hindi ho ba maganda? At 25 ng umaga, araw ng Lunes, sa ating mga viewers, while taking their morning break, yung mga workers ng Sahara Cement Proofing dyan sa Taytay Rizal. Good morning, good morning, good morning, good morning to Maxi Baredo. And likewise, good morning to another sister, si Teresita Tits Baysa Baredo. Ang kanyang bate, good morning. Good morning to John, the better half ni Tits, John Baredo. Si Mayor, yeah, that's what I fondly call my in-law na yan, na si John. Mayor ng kanilang family. Mayor ng kanilang bahay. Yan, ha? And to children, magandang umaga sa inyong lahat. Bueno, sa iba pa pong mga balita. Abay, nagba-viral po ito ngayon sa social media. Itong karanasan na hindi kailanman makakalimutan itong si Jomari Binasa. Si Jomari Binasa, nagpa-booster siya kahapon. Matapos na kanyang malaman na kailangan na medyo nakalagpas na doon sa effective months yung visa, yung efficacy ng itinuro sa kanya na bakuna. So, nagpabakuna yung mama. Ang sabi ni Mirna Alcid Secuhor, standby po lamang, itutuloy ko yung balitang yan later. Another cousin, watching from Sipokot, Camarinesur, sa Bicol region. Good morning, Mirna, and good morning to your husband, Ed, and children. And to your kapitbahay, dyan sa Sipokot, Camsur. Ang sabi ni Mirna, morning, good morning, Sel Baysa, and to all your watchers and listeners, happy Monday. Weather again, sa kanilang tinitirhan sa Sipokot, Camarinesur is not stable. Nako, umuulan na naman ata at masama ang panahon sa kanilang lugar. Stay safe and God bless everyone. Thank you so much, Mirna, and likewise. Now, balik tayo rito sa experience nitong si Jose Marie Binasa. Eh di, nagpa-booster shot yung mama. Ha? Naku eh, naputol ho yung karayom. Naputol yung karayom. Hindi niya alam ho yun. Hindi niya alam. Pero all the while, kanya palang nire-record yung pagkaloob sa kanya ng booster shots. Pag-uwi niya sa bahay, ni-review niya. At doon, kinilabutan itong si Jomari Binasa na ang kanyang makitang naputol na nabali yung karayom o yung tinatawag na syringe.
Sus Maricep, ano kaya ang mangyayari dyan? Yung aking mga aking sister na si Uma nanonood, ho, isa po siyang nurse. Plus yung aking, by the way, mukhang hindi nagpaparamdam si LB. Mukhang nakatulog na naman. Ha? LB Baysa Clemente. Ha? Ayan, baka nagpapahinga. Another nurse, si Harry. Isa ring nurse na nanonood ng ating program. Ano ba ang epekto nito? Nakakatakot ba yan? Halimbawa, mabali ang karayom at hindi na ito nakuha. Yung kapirasong karayom, papasok sa katawan yan. Ha? Hindi ba yan, a threat to one's self? Sabi nga, na a foreign object like karayom, syringe or syringe ay makapasok sa ating pangangatawan. Hindi ba ito threat sa ating mga sarili? Sapagkat ito ngayon ay nagbabiral sa social media. Ano kaya ang komento ng ating mga nurses? Si Uma, ganun din si Harry. Let's listen and let's see their reactions on this. Beno, ang oras po ginap ng alas 10:30 ng umaga. Beno, mga gilog ko, mga tagapakinig, ho, malapit na itong campaign period. Ho, kaugnay nitong election time dito sa Pilipinas. We will be electing new sets of elected officers, elected officials from the presidency down to the lowest na mga opisyalis sa Pilipinas. At, nag-react na si LB Baysa Clemente. Ang sabi ni LB, hi Manong, sorry I'm late. Keep safe everyone. Good morning kay Gods and to children. Okay. Now, mga gilog kong mga tagapakinig, ha? Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. At ang PCOO sa pamamagitan ni Under Secretary Eggo, Joel Eggo, nagbalita na meron na pong ilunsad na Media Security Vanguard. Ulitin ko, Media Security Vanguard. At ito ay yalaan upang magbigay ng tulong sa ating mga media practitioners na co-cover nitong darating na halalan. Oh. And in the process, mga gilo kong mga tagapakinig, and medyo ang kanilang buhay ay nasa peligro. Yan po ang first and foremost na mandato nitong Media Vanguard. Ho? Itong Media Security Vanguard. Ho? Pakinggan nga natin si PCOO Undersecretary Joel Eggo. Tuwa nga po, no, dahil pinalaga ng Philippine National Police through General John R. Carlos, si NP spokesperson, General Roderick Augustus Alba bilang media security main focal person or yung media vanguard, media security vanguard number one natin, ano? Siya yung focal. At meron siya sa ilalim ng PIO system ng PNP, merong 133. No, ng mga various PIOs nationwide at mga spokesperson, sila po ang tatayo mga media security vanguards, no, na magiging first line of defense ng mga taga-media, lalo na sa darating na eleksyon, no, at sila po ay direktang may pag-ugnayan sa amin, magbibigay ng report at anumang impormasyon, no, in relation to the security of our colleagues in the media.
Yan po si PCOO Undersecretary Joel Engco. Pugnay nitong inilunsad. Ito po yung noong nakaraang Biyernes, itong Media Security Vanguard. Maraming salamat, PCOO Yusek Engco, ha? Diyan sa pagpapaliwanag na yan. Meantime, kung nakikinig ho si yung ating ibinalita na si Ginoong Joe Marie Binasa, yung ating mga kababayan na yung karayom na itinurok habang itinuturok sa kanya yung booster shot, e nabali. Kanina inyo narinig, hiningan ko po ng payo yung ating mga nurses. And so far, yung mga nurses na nanonood ngayon, si Norma Swale, si LB Clemente, at si Harry Estrada. Si Tits Baysa Baredo, ay meron din pong nurse in the family. Yun. Anyway, narito na po, unang tumugon sa akin pong katanungan ay walang iba kundi si Nurse Harry Estrada na nakabase sa Dallas, Texas, USA. At narito ang kanyang tugon. Kung nakikinig si Joe Marie Binasa, yung naturukan ng nabaling karayom, o syringe na nabali, pakinggan mo maigi ito. O kung sino man ang nakakakilala kay Joe Marie Binasa, narito ang tugon ni Nurse Harry Estrada from USA. Ang sabi niya, need a local anesthesia to remove the needle. Kailangan po ng lokal na anesthesia upang maalis ang syringe o ang karayom, nabaling karayom. The needle o yung karayom, manong sabi niya, ay dapat na maalis. It has to be removed. Otherwise, naku, magkakaroon daw ng mag-infection. O magkakaroon ng tinatawag na infection. Pero dapat itong pag-aalis nitong nabaling karayom, yung karayom na naiwan sa katawan, ay dapat gawin ng isang medical person katulad ng isang doktor. Ulitin natin, ho, itong reaksyon ni Nurse Harry Estrada na nakabase sa USA. Need a local anesthesia to remove the needle. The needle, manong, has to be removed. Otherwise, makakaroon po ng tinatawag na margin infection. Pero dapat ang magagawa nitong pag-aalis ay isang medical person like a doctor. Maliwanag ho yan. So, Joe Marie Binasa, at para sa mga nakakakilala kay Joe, yan ang paglilingkod bayan ng Digital Patrol para sa iyo. Ha? Narinig mo yan, ipaalis na yan. Local anesthesia by a doctor. Kailangan maalis yan. Kung hindi, magkakaroon tinatawag na mang infection. Wow. Anyway, thank you so much, Nurse Harry Estrada, diyan sa iyong payong yan. Okay, going back dito sa Media Security Vanguard. Nagbabalik si PCOO Yusek Engco. Ito naman ay kanyang statement sa ating mga kapatid sa media. Particular yung mga co-cover sa darating na eleksyon dito sa Pilipinas. Magandang umaga po muli, Yusek Engco. Ang kapalit, no? Kasi trabaho natin yan. Trabaho namin yan. So, ang atin lang siguro ang pinaka-responsibilidad na sasabihin natin, be mindful of your own security and the security of the journalist is you, behind you, or in front of you. Ibig sabihin, para makaiwas tayo sa mga
hindi magandang pangyayari o mga insidente, alam mo yon, yung alam mo yung paligid mo, be always vigilant. Yung responsibilidad na yon, no? Mahirap kasing maging complacent or maging kumpiyansa. Alam mo, wala kang kaaway, nung pala may galit sa'yo. So, kailangan na be responsible for your own safety. At nandito lang kami, if anybody feels threatened or nagdidelikado ang kanyang buhay or ng kanilang kakilalang media, sabihin lang po sa amin at doon sa mga, sabihin lang din sa pinakamalapit na halimbawa istasyon ng polis, kasi lahat yan ay natimbriha na, no? Ang balita ko, lahat ng police units ay nasabihan na kapag may ganitong insidente, may media pumunta, ano agad yun, action na agad. Maraming salamat, Yusek Enko. Pagnayin itong paglunsad ng media security vanguard bilang pag-alalay dito sa ating mga media practitioners, particularly yung mga co-cover nitong elections 2022. Now, balikan naman natin ito pong PNP. Alam nyo, marami na ang mga nahuli nating mga kababayan na lumabag dito sa gun ban. Yung mga checkpoints na itinayo ng PNP, not only in Metro Manila area but elsewhere in the country. May mga police checkpoints po yan. At ang first and foremost na kanilang objective ay upang malaman kung merong mga lumalabag sa gun ban. Yung despite nitong paalala ng PNP na bawal itong pagdadala ng baril outside the residence. Eh marami pa tayong mga kababayan na mukhang alimba, hindi ba talaga alam ang batas or simply sina-challenge ang ating batas? Marami po ang mga nahuling lumalabag dito sa gun ban. And looks like mahigit na sa 1,000 itong mga nag-violate nating mga kababayan dito sa gun ban na ito. Hayaan po ninyong iparinig ko sa inyo, mga gilo kong mga tagapakinig, ang eksklusibong pakikipanayam ng inyong lingkod ng Digital Patrol sa opisyal na tagapagsalita ng Philippine National Police, walang iba kundi si General Roderick Alba. Sir Sel, at sa ating tagapakinig, I'm happy to be interviewed by you. Well, the feeling is mutual, sir. Actually, we know how busy you are, so we will conduct this interview as fast as I could. Sir, can you give us an update dito sa inyong campaign against or with the coordination ng COMELEC with regards dito sa mga checkpoints na itinayo ng PNP laban dito po sa mga nagdadala ng baril sa labas ng kanilang residence, sir? It's good that you mentioned, sir, yung word na coordination because dyan rooted talaga yung mandato ng Philippine National Police. Kung nakikita ninyo, starting January 9 until June 8 of this election period, we are under the umbrella of the COMELEC in terms of operations, no? Kasi we are deputized, one of the deputized agencies of the COMELEC. Now, itong ating kampanya against firearms, no? Masasabi ka natin ito, isa itong contributory sa ating risk factors sa cell. Mm-hmm. Na kung hindi po ito i-regulate, I'm not saying i-prohibit, i-regulate. Yes, sir. Why the word regulate? Because hindi totally prohibited yung pagdadala ng armas. Kaya mm-hmm. po, yung ating COMELEC has issued, normally, regular naman ito, nagbibigay ng mga direktiba at resolusyon, giving leeway also to other people who wants to avail of carrying their firearms, no, during election period. Kaya lang po, mayroong mga patakaran. Ngayon, Sel, ang trabaho po ng inyong PNP is to address yung pagdadala ng armas, lalo na hindi authorized, kasi po ay isa sa factor ito nakikita natin na pwedeng gamitin, no, ng mga unscrupulous individuals that wants to take advantage over others, just for example, just to win over the election. Mm-hmm. Because may time na history na ganito na talagang
ang isang factor na ginagamit palagi is a form of violence, and one of the tools or the instrument na ginagamit ay talaga yung paggamit ng armas. Kaya po itong pinaiting talaga natin ngayon ating mga checkpoint. Mm-hmm. Well, meron po mga nagsasabi, General Albacer, na yun daw sasakyan, yung kotse or bihikulo ng isang may-ari ng barela, extension of their house. Therefore, maaari lang iligay doon ng kanilang barel and never to bring it out the vehicle. Your comment, sir? Yes, tama naman yun. But at some point, may sinasabi na ating COMELEC na we are only authorized, no, to do visual search. But iklaro po natin, baka gray area yung sinasabi natin. But sa amin sa PNP, what we can do is yung visual search. So, hindi tayo pwedeng mag-open ng mga compartment. Kahit yung motor, yung compartment. Pero mga gilu ko, mga tagapakinig ho, ulitin natin maigi ho yan. Ang stand ng PNP, to the matter ho, hindi pinapayagan na dalhin ang inyong mga barel sa inyong mga sasakyan. Because ang sasakyan o ang bihikulo ng isang firearm holder, hindi yan extension ng kanilang bahay. So therefore, hindi maaring dalhin ang inyong mga baril sa inyong mga sasakyan at sasabihin yan ay extension ng inyong bahay. Yan po ang niliwanag was given stress by spokesman ng PNP, General Alba. Kaya huwag po tayo magkakamali, mga gilo ko, mga tagapakinig, ho, at meron pong karampantang parusa doon sa mga violators dito. And if my memory serves me right, hindi po biro na ikaw ay makulong ng maraming taon dahilan dito sa paglabag sa gun ban. Maraming salamat, General Albacer. Mula kay Chincha Buste ng San Andres, Maynila. Ang kanyang bate, good morning po, Captain Sel and family, at sa lahat po ng viewers ninyo. And now watching from Kuwait na po. Oh, nasa Kuwait na pala, nagbalik na si Chincha after, apparently a long Christmas vacation dito po sa Pilipinas. Stay safe and God bless us all. Thank you so much, Chincha, ha? So, she's back dyan po sa Middle East. Ha? Well, keep safe also, Chincha. Thank you so much. From a sister, ho, si Techi. Si Tits Baysa Baredo. Ang sabi ni Tits, may kinalaman ito doon sa karanasan ni Jomari Binasa. Ha? Ang sabi ni Teach, may anak kasi siyang nurse din, ho, mga gilo ko, mga tagapakinig. And I'm sure na ang kanyang nurse, ha, na si Isabel, yan. Ha? Eh nagbulong sa kanya nito, ang sabi ng aking sister na si Teach. For your information, may bagong needles. Napasa ko na po ito sa lahat ng ating mga viewers and listeners. May bagong needles for COVID vaccination and automatic na nagpo-pull back after ma-release ang liquid sa syringe na ini-inject sa tao. Baka ganoon ang nangyari dyan. Na-feel niya ba ang putol na needle na nasa braso niya na naiwan? Well, that's a good question, ha? Doon sa ating pagkababayan si Jomari Binasa, nararamdaman mo ba? Anyway, kung yung nararamdaman, yung narinig kanina, yung pinahayag ni Nurse Harry Estrada na kailangan ay maalisyaan in due time. At ito namang bagong syringe na, kusang nagpo-pull back
o bumabalik. Automatic full backing. Sabi nga, matapos na ma-release ang liquid. Now, which of the two? Nakita mo ba? Joe, yung baling syringe, dapat balikan mo at hingin mo yung kaprasong yan upang sa gayon, well, confirm na naputol nga at nasa iyong pangangatawan yung kapirasong na iwang naputol na syringe. Anyway, thank you so much doon sa reaksyon ni Nahari at ni Tetchi. Maraming salamat. Well, ulitin ko, yung sa mga kabubukas lamang ng kanilang mga monitor. Yung pong stand ng PNP na hindi extension ng inyong tahanan, itong inyong mga sasakyan na maaari nyong ilagay o itago ang inyong mga baril outside your residence. Ngayon po at merong gun ban, mahigpit na pinaiiral ito ng PNP sa utos na rin ng Commission on Elections. Kaya namang paulit-ulit ang paalala ng PNP, huwag po tayong magkakamali. Sabi nga, ignorance of the law ay hindi excuse para hindi mo harapin ang consequence nito. Kaya ulitin ho natin, huwag nyo pong iisipin na ang inyong mga sasakyan ay extension ng inyong mga bahay. Sapagkat yan ay mali. Maling attitude ho yan. At yan ay maaaring magdala sa inyo sa likuran ng mga malalamig na bakal. Maraming salamat kay PNP Spokesman General Roderick Alba. Thank you so much, sir. At ang kanyang paalala sa ating mga politiko, yung ating mga kandidato, iwasan po sana na kayo'y maging gatasan anya o milking cow nitong mga kabilang sa makakaliwang mga grupo katulad ng New People's Army na humihingi o nagdi-demand nitong tinatawag na revolutionary fee doon sa mga kandidato na, well, nagkakampanya sa mga tinatawag na jurisdiction nitong mga miyembro nitong New People's Army. Ulitin ko ho, huwag kayong papayag na maging gatasan o milking cow nitong mga kabilang sa New People's Army. Buenos dias, Señor Sel. Thank you so much. Muchas gracias. Melito Rodelio Militante, watching from Calamba, Laguna. Thank you. Medyo na late, ha? Palagay ko maraming na harvest na gulay itong si Melito. At nag-harvest na rin nitong mga itlog sa kanyang poultry farm. Alright. From Wilfredo Cruz Jr. of General Trias, Cavite. Good morning, Kawili. Good morning to Mrs. Cruz and child. Ang sabi niya, Comelec Ganban, huwag matigas ulo. Huwag daanin sa padrino. Palakasan system. Good morning po, Captain Sel Baysa, Pinoy Hour. OFW, Buhay na Bayani, mga ka-digital patrol. O yung mga taga Alberta, Canada. I hope naka-monitor kayo, patuloy ang inyong pagmamonitor dito sa program. Kamusta kayo dyan? Sina yung si John John and Melody at ang kanilang mga anak at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Alberta, Calgary, Canada. Maraming salamat. Beno, sa iba pa pong mga balita. Alam nyo, si
dating trumpeta ng Malacañang, ang dating spokesman ng Malacañang na si Harry Roque, mga gilo kong mga tagapakinig, nagsabi ho na na itong meron siyang statement na ipinahayag in relation dito sa no vaccination card, no ride policy na, well, inilunsad ng DOTR. Beno, pakinggan nga natin para naman dito sa kabatiran ng ating mga tagapakinig itong pahayag ni Harry Roque, mga gulo ko mga tagapakinig, ha? Dito sa nabanggit na kautosang ito ng DOTR. No vaccination card, no ride policy. Narito, ha? Si Harry Roque. Natin, na unang-una, sadyang nakakahawa ang COVID. Kung hindi po tayo magpapabakuna, talaga po makakahawa tayo at po pwedeng mamatay pa yung mga hindi bakunado. No? Now, ang sinasabi nila, kinakailangan may batas. Hindi po. Kasi ang kinakailangan lamang na may batas kung meron pong parusang kriminal gaya ng pagkakakulong o fine. Yan po isang ayon doon sa tinatawag na nulong krimen, nula po yan ang sinilege. There can be no crime unless there is a law. No? Pero yung no right, no vax, hindi naman po parusa yan. Ang solution po dyan para makasakay ka, magpabakuna ka. Okay, magpabakuna ka. Yung pong sabi ni Harry. Harry Roque, ayun, pangalan pa ng aking inlo na si Harry Estrada. The only difference, wala rin balak magpolitika itong sa Harry Estrada. Parang si John Baredo ito eh. Parehong may karapatan. Si Goods, Clemente, may karapatan din yan. Maging si Ken. Ken Swale. But anyway, wala ata sa kanila mga dugo na tumakbo bilang mga politiko. Eh, ang sabi ho ni Harry Roque, magpabakuna ka para hindi ka mag-isip each time na you will get out your house and take a ride. Yun lang ho ang sagot. Magpabakuna. Yan. At pagkatapos mabakunahan, edi wala ka ng problema. Ganun lang naman. Okay. Yun. Mga gilo ko mga tagapakinig. Ang naging pahayag naman ni Harry Roque. Yan. Okay. What else? Mga gilo kong mga tagapakinig. Ha? Sandali. Marami pa ko tayong balita. May nang idaraan eh. Ang sabi ho ni Melito Rodelio Militante, I'm late po. Namalengke po ako ng pang-ulam. May namili naman pala eh. Yan ang hirap eh. Kaya maghanap ka ng mamimili na, Melito. Yan, ha? Ang sabi naman ni Kawilfredo Cruz Jr., magpapakbet lang po ako ngayon at pritong daing na bangus. Naku, sarap na kombinasyon po niyan. Ha? Alam niyo, gustong-gusto kong kombinasyon niyan. Kapag yan ang inihahanda ni si Manita, ha? Pakbet at mayroong daing na bangus. Ito namang akin pong technical director na si Nash, naghahanda kagad ng suka na napakaanghang. Alam niyo, meron kaming ready na mga sili dito eh. Kapag merong suka, agad may sili. Lalagyan ng bawang at ng paminta. Ay, katalo na, mga gilo kong mga tagapakinig. Beno, babalik ho tayo. Mga gilo kong mga tagapakinig, dito sa kanina na akin nabanggit na ipinahayag ni PNP spokesman Alba sa mga politicians, yung mga tatakbo sa pati ba mga posisyon ng ating pamahalaan ngayon pong eleksyon, huwag kayong maging gatasan ng mga makakaliwang grupo. During yung pagkakampanya at nasa lucrative, when you define a very lucrative one, the very lucrative, more millions na yung pwedeng earn nila. Okay ho, mga gilo ko mga tagapakinig, ha? Million-million ang kinikita
itong mga kabilang na mga sa New People's Army na kanilang hinihingi, ha? On the guise nitong tinatawag na revolutionary fee. Sus Marise po, kanya-kanyang racket, mga gilog kong mga tagapakinig, ha? Gamitin po ang ating Philippine National Police. They're there to protect you. Ha? Sayang po itong pagsusumikap ng ating Philippine National Police to make this coming elections a peaceful and honest one. Oh, make full use of our Philippine National Police. They're there to protect and to help us. Wala na po tayong sapat na oras, mga gilog ko, mga tagapakinig. And maraming salamat muli sa inyo pong pagsubaybay. Thanks kay Nacelle. Maraming salamat kay si Manita. At mula po sa aking mga kapatid in the Philippines and elsewhere in the world. Ganun sa aking pinsan mula sa Sipokot Island, sa Camarines Sur. God bless the whole world. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig at panonood. Siyempre pa, antabayanan po ninyo ang susunod na palatuntunan ni Binibining JC Bautista, ang Buhay Online. Bueno, join me again tomorrow, God willing, sa ating palatuntunang Digital Patrol. And again, ako po si Sel Baysa, nagsasabing Dios ti agnina. Iwastoy niyo mga orosan ng oras sa Pilipinas. It's 11 o'clock in the morning. Sumayin niyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.